Mga minamahal, tayo na po ay dadako sa pag-aaral natin ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, bigyan po natin patuloy halaga ang pag-aaral natin ng salita ng ating dakilang Diyos bilang pagkain po ng ating kaluluwa. Mga minamahal, tayo po'y tumayo na, mga minamahal ko, bilang pagbibigay galang natin sa salita ng ating napakabait na Diyos. Ito ay dadalhin po ng itinalagang mangaral ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, ating beloved ordained preacher, Fred D. Assis. Grabe-grabe, preacher, madarama. Tayo po'y manalangin na mahal. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat, maraming Jesus sa iyong paggabay, paglangis sa bawat bahagi ng pagsamba, sa mga pagawitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Jesus Finance Generation Choir, mga pagtugyan, sa pagbibigay, salamat sa mga anak na matatapat. Sa pag-aaral ng salita, malapinin ko magpala. Sa kanakilaw ko magawa, umasalam ako sa inyo. Gusto nang dalangin namin niya nagalang mahal na pastor. Bless us once again, Lord, through your word. Amin siya nasaway lahat, kaya mga kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Di mo sa minibang doubts. It's out right now. In the name of Jesus. In the name of there is Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, honor, and glory, and power to our dear Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords. I'd like to give double honor and respect to beloved Pastor Evangelist Wildestad Almeida, the end time prophet of loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor Linus Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin natin mga beloved co-workers, preachers, beloved mga weights, ating control, sa webcast crew, sa ating mga webcast viewers, instrumentalists, at sa inyong lahat, minamahal. Magandang magandang hapon. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Kindly read Revelation chapter 3, verse 10 up to 12. Apokalipsis, kapitulo po'y 3, versikulo po'y 10 hanggang sa 12. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. 12. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas doon. At isulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Amen. Ang bagong pangalan. Ayan ang ating topic sa hapon ito. The new name. Naalala ko kasi, inamahal, may mga nagme-message sa atin. Sabi nila, bakit doon sa aming lugar, wala daw overnight prayer. Sabi niya, bakit sa inyo meron kayo overnight prayer? Gusto ko dumalo dyan. Sabi ko, meron kasi mga dahilan yan na kaya wala munang overnight prayer, lalo na sa Maine. Kasi mga taga-usig yung kapitbahay natin doon. Alam niyo naman ang location ng main church natin, puro bahay yan, puro kabahayan. Kaya gusto man sa amin mag-overnight, kaso, dahil nga, inuusig masyado tayo doon. Pero alam ko na isang araw, ibabalik din yon. Diba? Say praise the Lord. Amen? So, nag-adjust lang tayo kasi nga, yung mga kapitbahay doon ay galit na galit, sinusumbong tayo doon sa otoridad. Kaya, minamahal, tiis lang po kayo. Isang araw ay babalik at babalik din yon. Amen? Kaya, hindi naman gusto yan.
Actually, nakausap ko ibang mga priests sa ibang outreach. Gustong-gusto nila mag-overnight din. Yung nga lang, eh, marami niyang humaharang. Dahil siya nagkakahigpitan mga panahon na yon at hanggang ngayon, naghigpit pa rin yung mga tao. Kaya gusto man sa overnight, gusto man mag-overnight na ating mga kapatiran, tayo pa mag-adjust kasi nga po yung mga umuusig, nasa Biblia naman yan, kailangan marunong din tayo umiwas sa gulo. Amen? Kasi ginugulo yung gawain natin. Kaya tiis-tiis lang po tayo. Dito, kahabagan naman, kahit na nakaubuhin na tayo, kasi yung mga kapitbahay, nasanay na, kaya hindi na sila na naingayan sa atin. Amen? Kaya huwag po kayo magalala, hindi po yung gusto na walang overnight, ibabalik po yan isang araw. Kaya ipanalangin lang po natin. For the meantime, tiis-tiis muna kayo na walang overnight sa inyo dyan, lugar ninyo, kasi nga, nag-a-adjust pa. Pero babalik at babalik yan dahil utos yan ng ating malapit na tayo magpuyat. Amen? At ginagawa mo ng araw yung overnight, pero sakripisyo pa rin yan. Pero mo, Merkules, Linggo, Friday, dumadalo. Kaya yan naman lahat naman yan ay may kasamang sakripisyo. Kaya huwag po tayo matisod doon sa walang overnight sa lugar natin. Pareho lang po yan. Ang mahalaga, dumalo kayo. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Mahal, yung huling pinag-aralan natin, last Sunday yata yon, o bago yung Talipaw Peace Mission, natapos na po natin yung ika-apat na paglitaw ng Elijah Spirit sa Bible. Apat na po yung nabasa natin. Hindi po natin nabasa yung panglima. So, kung naalala ninyo, yung Spirit of Elijah, kailangan lumitaw para po manumbalik ang mga pananampalataya ng mga anak ng Diyos. Amen? Sana naalala nyo pa yon, maging sa mga webcast viewers natin. I hope na you still remember na the Spirit of Elijah needs to emerge once again, lalo na in the end time, to bring back the faith of the Christians to the apostolic faith. Yun po talaga yung purpose. Ngayon, lumitaw na po yan, 4 times binasa natin. Before that second coming, bagong rapture, lilitaw yan. At nandito na yan sa ating panahon. Then after the rapture, the tribulation, nandoon pa rin, inamahal. Grabe yung biyaya ng Diyos, yung grasya ng malapit sa mga tao. Hanggang sa huli, bibigyan niya ng chance yung mga tao na maligtas. Amen? Yung yan, napakahirap na nung panahon na yon. Pag naiwan ka sa rapture, napakahirap na yan. But still, mayroon pa rin mga ngaral doon. Ha? Tignan mo? May mga ngaral pa. Pero napakahirap na nung sitwasyon na yan. Ganun ang pag-ibig ng malapit noon. Na gusto niya lahat ng chance ibigay sa tao. Kasi pag napahamak isang tao sa impyerno, napaka-miserable. Wala ng kahindik-hindik na kalagayan. Kaya lahat gagawin niya. Kaya nga, katulad ng lagi at narinig, pag tayo'y napahamak sa lake of fire, kasalanan natin. Kasi hindi kasalanan ng Diyos. Lahat ginawa niya. Amen? And also praise the Lord. Nandiyan po yan sa Revelation chapter 11, verse 3 up to 6. The last na paglitaw ng Elijah. Okay, basahin mo natin bago natin ituloy itong ating topic. Revelation chapter 11, verse 3 up to 6. Kindly read. Mamaya, babalikan natin itong ating topic na ang bagong pangalan. Dito po sa Apokalipsis, Kabanata 11, sa mga talatang 3-6. At may pinagkaloob ako sa aking dalawang saksi, at sila'y magsisipang hulang 1,200 at 60 araw na mararamdaman ng magagaspang na kayo. At mga ito'y ang dalawang punong olibo at ang dalawang
kandiliro na nakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. At kung naisin ng sinuman na sila ipahamak ay apoy ang lumalabas sa kanilang bibig at lumalamon na sa kanilang mga kaaway. At kung nanasain ng sinuman na sila ipahamak ay kailangan ang mamatay ng sa ganitong paraan. Ang mga ito'y may kapangyarihang magsara ng langit upang huwag umulan sa loob ng mga araw na kanilang hula. At may kapangyarihan sila sa mga tubig na mapaging dugo at mapahirapan ang lupa ng bawat salot ng tuwing kanilang naisin, nasain. Minamahal, makita natin dyan yung two witnesses. Sa English nga, and I will give power unto my two witnesses, and they shall prophesy 1,260 days, clothed in sackcloth. Sa Biblia kasi, pag sinabing 1,260 days, tatlong taon kalahati, ang tinutukoy dyan, the greatest tribulation. Amen? At parang malungkot kayo. Dapat masigla kayo, galing tayo sa Talipaw Peace Mission Anniversary. Amen? Dapat masigla-masigla tayo. Siguro napapagod lang kayo. Minsan, ganun tayo pagpagod. Pero alam nyo ba, pag ang Banal Espiritu lagi mo naramdaman, kahit pagod ka, lalakas ang katawan mo. The joy of the Lord is my strength. Di ba sa Biblia? Ang kagalakan ng Panginoon ay kalakasan natin. Saan ang gagaling kagalakan? Sa Espiritu ng Diyos. Hallelujah! Amen! Yung dalawang saksi, sila'y mangangaral o manghula 1,230 araw. So kung i-convert mo yun sa years, that is 3.5 years. So that is the greatest tribulation sa Biblia. Yung tatlong taon at kalahati na natitira sa mundo. It will happen today. When the rapture will take place today, then that would be the beginning of the greatest tribulation. Tatlong taon at kalahati lang matitira. Pag nag-rapture ngayon, halimbawa, ang matitirang panahon sa mundo ay tatlong taon at kalahati na lang. Yun lang matitira. Kaya hinintay lang ang rapture. Ang tanong ng iba, nandito na ba tayo sa the tribulation, yung kahirapan na hinula sa Biblia sa huling araw? The last 7 years of the age of the world? Nandito na ba tayo? Definitely, nandito na tayo. Ang hinintay lang natin yung rapture. Pag dinagit ang mga banal, ang matitirang panahon lang ay tatlong taon kalahati. Ang tawag po dyan, the greatest tribulation. Magkakagulo na pang mundo. Hindi na po yung mga bituin, mahuhulog, magkakagira na po yan, third world war. Andyan na po yung magpupugutan ng ulo, yung hindi magpatatak. Yun po yung panahon na yan. At sabi nga ng iba, magkaroon ng mga zombie. Baka doon yun sa tatlong taon kalahati natitira. Then after ng tatlong kalahati, ang marapin yung babalik sa lupa. At tapusin yung gera. Babalik sa lupa. Kasama po tayo, yung nadagit. Kasama babalik. At maghahari dito ng 1,000 taon. Malapakan natin, malapakan noon. Amen? Dapat hindi tayo malungkot. Pero mo, kasama tayo sa rapture. Din babalik tayo dito, maghahari. Amen? The paradise will be restored. Ibabalik yung paraiso sa lupa na nawala. Di basta-basta yung reward natin, minamahal. Kaya, don't be sad. Always rejoice. Hallelujah! Amen! Ang problema natin, stepping stone yan, para lalo kang kumapit sa kapangyarihan ng Diyos na buhay. Ayan, nakita natin, di ba? Dalawang saksi at sila ay magsisipang hulang 1,260 taon na maraming nararamdaman na magaspang na kayo. Magaspang na kayo, that is a symbol of affliction. Simbolo ng mourning, pagdadalamhati. Kasi sobrang kahirapan ng panahon yan. Nagdadalamhati sila habang sila ay nangangaral. Sabagat masyado nang mahirap yung lugar na yan. Sobrang kahirapan. Halos ang mga tao, kaunti lang matitira dyan. Sa sobrang gulo
kamatayan, gera. Anong sabi sa verse 4? Ama, ito'y ang dalawang punong olibo at ang dalawang kandelero na nangakatayo sa harapan ng Panginoon sa lupa. 5. Okay, tuloy-tuloy. At yung nasain ng sino man na sila'y ipahamak ay apoy ang lumalabas sa kanilang bibig at lumalamon sa kanilang mga kaaway. At yung nasain ng sino man na sila'y ipahamak ay kailangan ang mamatay sa ganitong paraan. Pag sila'y saktan, itong dalawang sakse, sapagkat naghahari ng Antikristo sa panahon na yan, at sila'y sasaktan talaga ng mga Antikristo, lalabanan. Pero lalabas ang apoy sa bibig nila at tutupukin ang kanilang kaaway. Amen? At maganda balita, yung power na yan na lalabas yung apoy sa kanila, nandito rin sa panahon natin. Amen ba? Nalala niyo ba sa Holosolo, yung mga testimony? Nagpunta natin mga pastor with the 12 prayer warriors. Sinabi ng pastor, sapagkat tinututukan sila ng mga Armalite, sabi ng pastor, ang mga sandata ninyo, plastic yan, hindi yan puputok. Hallelujah! Praise the Lord! Nagalit sa mga Abu Sayyaf, kinalabit, hindi nga pumutok. Yan po yung apoy na siya sabi. Lalabas sa bibig, sabihin, yung salita ng mga tutong lingkod ng Diyos, mga tutong anak ng Diyos, may kapangyarihan. Hallelujah! Amen! May power yung salita natin. Kaya huwag ka talaga matakot. Huwag ka matakot sa mga masama, mga nagbabanta sa iyo. Do not be afraid of them. Speak the word. Kung ang sinabi mo, yan ang mayayari sa kanila. Laging sinasabi natin, mga pastor. Kaya dapat lagi tayong mainit na nililingkod. Lagi kayong nagpupuri, lagi tayong nalangin sapagkat marami tayong kaaway sa mundo. Hindi taong kaaway natin, mga masamang espiritu. Bibigay sa atin mga problema, mga kahirapan, mga sakit. But you speak the word. Pag sinabi mo salita, yan ay mangyayari. Pag sinabi mong maninigas kayo, manigas sa lahat. Pag sinabing gagaling ka, pag sinabing magpapalain ka, yan ay mangyayari. Yan ang sinasabing lalabas kailang bibig. Apo ibig sabihin ng hindi literal, apo ibig sabihin kapangyarihan. Palakpakan natin ating malapay. No? Nagtagumpay ba yung mga Abu Sayyaf? Wala. Lahat ng pamaraan ginawa nila para ipahamak ating mga pastor with the 12 warriors. Pero isang salita lahat mga pastor, hindi sila nakakagalaw. Amen? Kaya, totoong-totoo na tayo na sa katotohanan. Ang ating paglilingkod, hindi pang iwan sa rapture, pang sama sa rapture. Amen? Verse 6, ang sabi niya, Ama, ito'y may kapangyarihang magsara ng langit. Kaya nga ito na, yan nga si Elijah, yung isa sa mga witnesses, dalawang witness yan, isa si Moses, isa si Elijah. So, sa lumang tipan, si Elijah na nalangin na hindi umulan ng tatlong taon kalahati, hindi nga umulan. Kaya yan siya sabi yan, Ama, ito'y may kapangyarihang magsara ng langit. Kaya malinaw si Elias yan, si Prophet Elias yan. Spirit of Prophet Elijah. Dahil si Elijah na nalangin sa lumang tipan, hindi umulan, hindi nga umulan. May power daw na magsara ng langit upang huwag umulan sa loob ng mga araw na kanilang hula. At may kapangyarihan sila sa mga tubig na maging mapaging dugo. That is Moses. Diba? Si Moses, yung tubig ginawang dugo nung panahon ni Paraon. Diba? Ito sa lumang tipan, lumitaw rin yung dalawang sakse. Ayan. At mapahirapan ang lupa ng bawat salot sa tuwing kanilang nasain. Kaya, yan na po, lumitaw na po yung, that is the fifth appearance of the Spirit of Elijah in the Bible. Panghuli na po yan during the greatest tribulation. So, balik na po tayo sa topic natin, ang bagong pangalan. Ayan, balikan natin yan sa Revelation chapter 3 verse 10 up to
12, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Na mahal, yung salita na yan ay sinasabi sa panahon natin. Yung salita na yan, yan po ay sinasabi during the tribulation. Sapagkat subukan dito, subukan. During the tribulation period, during the last days, subukan dito sa lupa. Lahat susubukin ng tao. Pati Kristiyano kasamang susubukin. Pero ang pangako ng mga Panginoon, sapagkat tinupad mo ang salita na aking pagtitiis, ibig sabihin, dahil ikaw nagsumikap magtiis, yun ang meaning. Amen? Tinupad mo ang salita na aking pagtitiis, ibig sabihin, tinupad mo ang aking pagtitiis. Nagpatuloy ka sa kabila ng maraming trials. Sabi ng Panginoon, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok. Pag nagpapatuloy ka, kahit maraming trials, ang ganti ng malapinon sa'yo, ay ingatan ka naman sa panahon ng pagsubok. Nadarating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali. Ayan ang kasunod, oh. Ibig sabihin, yung salita ng verse 10, nandito na sa panahon natin ang gaganap. Ako'y dumarating na madali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sino man ang iyong putong. Panghawakan lang natin ano na sa atin. Tapagkat pwedeng kunin ng kapwa-tao mo yan, ang iyong corona, ang kaligtasan mo. Sino ang gagamitin ng kaaway para kunin yung corona mo? Yung mga taga-usig. Yung mga tao na naniwala sa Antikristo, yung sumunod sa Antichrist in our time, silang gagamitin para hilain ka, para mawala yung kaligtasan. Pero sabi ng Malapinon, hawakan mo yung nasa'yo. Amen? Hawakan mo yung nasa'yo. Ayan. Anong nasa'yo? Kaligtasan mo, nasa'yo. Nasa atin ang kaligtasan natin. Huwag mo hayaan, agawin yan ang kaaway. Amen? Huwag mo hayaan. Huwag mo hayaan, matalo ka ng mga pagsubok at kalungkutan. Buhay ang Diyos mo. Tumawag ka at ililigtas ka ng ating mahal na Panginoon. Verse 12, at ang magtagumpay ay gagawin kung haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya'y lalabas sa doon, pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Ang magtagumpay, ha? Gusto na Panginoon, magtagumpay tayo. Ang magtagumpay ay gagawin kung haligi sa templo ng aking Diyos. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos. Isusulat sa ating noo ang pangalan ng ating mahal na Panginoon kung tayo magtatagumpay. Amen? Sapagkat yung mga hindi nagtagumpay, isinulat yung pangalan ng hayop. Ay, makakasimula. Ang mga hindi nagtagumpay ay isinulat ang pangalan ng hayop sa kanilang noo. Ang gagamitin ng Antikristo ng hayop sa huling panahon para yung mga tao makuha niya material na bagay. Hindi ka na makabili, hindi ka na makapagnegosyo. Yan. Yan ang gagamitin. Ngunit, kung manindigan ka, sabi ng Biblia, hindi ka niya iwanan, hindi ka pababayaan. Kaya ka suplayan ng Diyos.
sa iyong kailangan sa buhay. Kaya pa kakapakainin. Di ba? Si Prophet Elijah yung nandoon sa tabi ng ilog sabagat walang pagkain, pagutom sa Israel. Tatlong taon at kalahati, hindi umulan. Namatay ba siya sa gutom? Hindi. Ang mga uwak, inutusan ng Diyos ng dala ng pagkain. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Ganun din sa atin. Kahit nandito tayo makabili, hindi ka na makatrabe, hindi ka na manegosyo, nagkahigpitan na sa mundo, minamahal, hindi tayo pababayaan. May gagawin ang Diyos para tayo makakain habang naghihintay ng pagdagit ng mga banal. Amen? Kaya nga, kaya nung lumilipad yung ano natin. Kaya sabi niyan, isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Isusulat daw ng malapino ang iyong bagong pangalan sa atin. Hindi naman literal yan. Yan ay metaphoric, may ibig sabihin. Bagong pangalan. Nung bumaba dito ang ating malapso Kristo bilang tao, sa bumaba bilang isang mahina. Muli sa kanya, muli pagbabalik, babalik sa bilang tagapagligtas, makapangyarihan sa lahat. Amen? He will come as a King of Kings and a Lord of Lords. Yun ang bago niyang karakter. Hindi na talunan. Kasi nga, nung siya ay pumunta rito, pinahirapan, pinako, pinatay. But when he comes again in the second coming, siya ay hari na mga hari. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ganon din tayo. Pagdating ng araw, bibigyan din tayo ng bagong pangalan. Bibigyan tayo ng bagong pangalan. Iba na ang ating pagkatao, iba na. Hindi na tayong katulad ngayon na may kahinaan, may mga problema sa mundo, minsan nadadamay ito sa mga sumpa dito sa lupa. But in that day, we will be given a new name. Bagong pangalan. Amen? Yan, basahin mo na natin yan. The book of Prophet Isaiah, chapter 62, verse 2. Can I read? Ito po sa aklat ng Isaiah, kabanata 62, talata 2. At makikita ng mga bansa ang iyong katuwiran, at ang lahat ng hari ang iyong kaluwalhatian, at ikaw ay tatawagin sa bagong pangalan na ipangangalan ng bibig ng Panginoon. Pakinggan sound natin. Hindi masyado maintindihan ng sound natin. Pakiayos. 62 verse 2. Ano sabi niya? And the Gentiles shall see thy righteousness, and all kings thy glory. And thou shalt be called by a new name, which the mouth of the Lord shall name. Ayan sinabi yan. At makikita ng mga bansa ang iyong katuwiran, at ang lahat na hari ang iyong kalulatian. At ikaw ay tatawagin sa bagong pangalan na ipangangalan ng bibig ng Panginoon. Sino tinutukoy? Tayo. Bibigyan tayo ng bagong pangalan. Amen? Ano yun? Hindi literal na pangalan. Ibig sabihin, bibigyan tayo ng bagong pagkatao. Dati may mga sumpa. Dati may kamatayan. Dati may mga pagsubok. Ngayon, wala na. Wala nang kamatayan. Matagumpay. Pinagpala. Amen. Russell, praise the Lord. Pinagpala. Minsan dito, tinatablan pa tayo ng mga sakit. Ako hanggang ngayon, makating lalamunan ko eh. Minsan matuyo ang ganang pawis. Inuubo tayo. Pero sa panahon na yan, may bago natin pangalan. Wala nang sakit na tatalab sa atin. Amen? Hindi ka naiyak ng mga problema.
Sabi ng Biblia, papahirin na ng Diyos ang luha sa ating mga mata. Yan, bibigyan tayo ng bagong pangalan. Wala ng kahirapan. Puro kaligayahan. Yan ang ibig sabihin. Kaya may namahal, huwag ka malungkot. Magpakainit ka sa paglilingkod. Because anytime, babalik ang ating marapin, dadagitin ng mga banal. Yung kahirapan natin, papalitan ng kaligayahan. Plus, buhay na wala hanggan. Amen? Purihin ang ating malapin. Isusulat ko ang aking bagong pangalan. He is the conqueror, our Lord Jesus Christ. Pinakamatagum, victorious. Sabi ako with victorious, triumphant. Yan ang bago niya. Yan ang mahal. Dati-rati, mga alagad, nung hinuli ate malapin, nagtakbuhan sila. Natakot sila. But in our time, ang kaaway na ang matatakot. After the rapture, we will reign with Christ 1,000 years. Maghahari tayo kasama natin, Malapinoon. Wala nang makakatakot sa atin sapagkat puro na dito katuwiran, kapangyarihan, kabanalan. Wala nang masama. Yan ang bagong pangalan ibigay sa atin. Diba sa praise the Lord? Ngunit, ang magtitiis hanggang sa wakas, sila lamang makakaranas ng mga ganyang pagpapala. Yung magtitiis, ang magpapatuloy hanggang sa wakas. Kailangan magpatuloy tayo. Hindi tayo pwede magpagapi sa mga problema natin. Hindi ka pwede man lupay-pay dahil may problema tayo sa pamilya, may problema tayo sa finances. Hindi. Sabi ng Biblia, God is a Jehovah Jireh. He is the greatest provider. Amen? Greatest provider. Jehovah Jireh, tagapag-supply ng ating kailangan. Amen? Ayan nga, yung monitor natin, ang ganda na, yung nakaraan, yung monitor natin, sira-sira. Di ba? Oh, may hinipon ang kapatiran natin, God bless you, kapatid. Yung monitor natin nandiyan, kitang-kita nyo, bagong-bago. Di ba? God bless you, mga minamahal, na nakita nyo yung kailangan dito. Alam ko na hindi yung mangyayari kung hindi kayo hinipo ng ating mahal na Panginoon. Di ba? Sa Biblia, God is the greatest provider. Kaya huwag ka talaga mag-alala. Manampalataya ka sa Diyos. May sakit ka, kaya kang pagalingin. Amen? Hindi naman din bawal magkasakit. Iba kasi pag Kristiyano na, pag nagkasakit, natitison. Marami ako nakilala mga Christians, pag nagkasakit, natitison sila. Meron tayong kapatiran ng araw sa Pampanga kami, nagkasakit ng asawa niya, yung lalaki, hanggang ngayon, hindi na bumalik, nag-backslide. Nagkasakit ng asawa niya. Si Prophet Elijah nga, nagkasakit sa Biblia eh. Sina Timothy, sina Paul, may mga sakit eh. Bakit? Sa sobrang pagod, minsan nagkakaedad ng tao, that is normal. Ang malaga, walang sakit ang iyong espiritu. Ang kaluluwa mo, malusog. Tagalangit ka. Yan ang malaga. Pero kung may sakit ka, kaya ka rin pagalingin ng Diyos. Di ba? Kung hindi mo pa panahon, gagaling ka. Hindi mo pa panahon, gagaling ka. Bakit? Jesus Christ is the greatest physician. Amen? Kasi may mga, kailangan maintindihan natin mga bagay-bagay sa mundo. Huwag kang matiso sa sakit. Dahil, ang sakit, nangyayari yan, Kristiyano o hindi. Pag Kristiyano ka na, may sakit ka, wala, pinagpala ka, tagalangit ka. Amen? Pag nag-rapture, pag dinagit tayo, yung mga sakit natin, automatic, mawawala lahat yan. Iba kasi natitisod pag may sakit. Hindi dapat katisuran. Ang dami nga may sakit dito, pinagaling naman pa noon. Diba? Mga krusada natin noong araw, ang dami nga mga may sakit, pinagaling. Pinakita lang na ang Diyos nagpapagaling talaga. Diba sa praise the Lord? Amen? Purihin ang ating malapay noon. Ano sabi dyan? Revelation chapter
2 verse 10. Kindly read. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, kabanatang 2, talata 9. Nalalaman ko ang iyong kapigatian at ang iyong kadukhaan, datapwat ikaw ay mayaman at ang pamumusong ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at hindi sila gayon, kundi isang sinagoga ni Satanas. 10, verse 10. Dito po sa Diyos po, huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit nang tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng Diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng kapigatian 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Malapakan natin, malapakinon. Amen? Magtapat ka kahit nasa bingit ng kamatayan. Kahit na nakakatakot ng panahon, maging tapat ka pa rin at bibigyan ka ng korona ng buhay ng ating mahal na Panginoon. Amen? Magtapat ka kahit nasa bingit ng kahirapan. Hiramiling. Magtapat ka kahit sa bingit ka ng kamatayan. Pag totoong Kristiano ka, nandito ka sa totoong gawain, kahit bingit ka ng kamatayan pa yan, ililigtas ka ng Diyos. Hallelujah! Amen? Kaya nga, yung ating key verse kanina, susubukin lahat. Lahat ng tao sa mundo, susubukin. At ito'y nangyayari na ngayon sa ating panahon. Nangyayari na ngayon. Susubukin at ang nanahan sa lupa. Nangyayari na ngayon. Susubukin. Sinong pipiliin mo? Jesus Christ, ating malapainon? O yung kalaban ng Diyos. Yan ang matinding pagsubok sa huling panahon. Kasi lahat ng mga bagay sa mundo, pati ekonomiya, mga pananalapi, lahat dito magiging under the control of the Antichrist. Kaya susubukin, pipiliin mo, Antikristo o ang ating mahal na Panginoon. Nangyayari na ba ngayon yan? Nangyayari ngayon. Hindi lang halata. Natural ang Diablo, mandaraya yan. Hindi pa palata. Akala ng iba, hindi pa yan. Inayayari ngayon, akala hindi pa yan. Pero, kung masaya masulatan, yan na yan. Natural, mandaraya, deceiver. Hindi halata. Pero pag hindi ka magbantay, baka madaya ka. Pero pinagpala tayo dahil pinahayag sa atin sa panalangin mga pastor na nandito lang Antikristo. Pumili ka. Kahit na wala kang pagkain, piliin mo ang malapinon, hindi ka pababayaan. Masa praise the Lord. Hindi gagamitin ng Diablo eh. Material, pagkain, pananalapi, yun ang gagamitin niya para makuha ka niya. Pero, you know the word of God, alam mo ng katotohanan, huwag mo ipagpalit ang kaligtasan mo sa mga bagay dito sa mundo. Your salvation is the greatest matter of importance. Huwag mo pagpalit. Hindi yan kaya bayaran. Pansamantala lang yan. Yung kahirapan dito, ang kapalit yan, kaligayahan na walang katapusan sa piling ng ating mahal na Panginoong Jesus. Amen? Isaiah 24:17. Isaiah kapitulo po 24, versikulo po 17. Takot at ang hukay at ang silo ay nanga sa iyo o nananahan sa lupa. Amen. Takot at ang hukay at ang silo ay nanga sa iyo o nananahan sa lupa. Sa English, terror, traps, snares will be your lot, you people of the earth. Kawawa po yung mga tao sa mundo. Takot, hukay. Hukay. Kamatayan. Mga silo, mga pandaraya, silo, ibig sabihin silo. Ha? Dadayain ang mga tao, sisiluin ang mga tao. Kailangan may ganito ka kung wala ka. Di ba? Hindi ka na, wala ka nang hanap buhay. Puro silo lahat yan. Lahat na nanahan sa lupa, sisiluin. Kawawa. Kaya nga, habang may panahon pa, huwag tayo mapagod.
maghayo tayo, sabihin natin ang katotohanan. Amen? Preach the word in season or out of season. Magsalita ka. Huwag mo ikahiya. Yung tinanggap mo. Dahil ang katotohanan, tayo ang tunay na pinagpala. Ikaw ang tunay na pinagpala. Akala ng iba yung pinagpala, yung mga milyonaryo sa mundo. Hindi! Ang tunay na pinagpala, kayo, tayo. Sabagkat ang ating kayamanan, hindi nasisira. Amen? Our blessings, our wealth, are eternal. Huwag tayo maakit sa mga bagay dito. Inamahal. Yan yun ang gagamit instrumento. Pero kung may panindigan ka, kahit hindi ka sumunod sa sistema ng Antikristo, kahit hindi ka sumunod, kaya ka pa rin pagpalain ng ating Diyos na buhay. Amen? Yan, takot oh. Maraming mga tao takot na takot na. May mga ibang lugar, pakamatay. Kawawa nga yung mga tao, pinalalaroan ng kaaway. Pakamatay dahil sa wala na silang pinagkakitaan. Pero, pag may Diyos ka na pinaglilingkuran, hindi ka niya pababayaan. Mangako naman na Panginoon, I will never leave you, nor forsake. Hindi ko kayo iwanan, hindi kayo pababayaan. Kailangan natin magpatuloy, minamahal. Huwag tayong tumingin sa sitwasyon ng ating mundo, ng ating buhay. Lagi sinasabi natin, mga pastor, huwag ka mabuhay sa pakiramdam, sa nakikita, mabuhay ka sa pananampalataya, sa Diyos at saka sa salita ng Diyos. Amen? Dahil ang Diyos sa pinilingkuran natin ay tapat sa kanyang salita. Pag sinabi niya, sinabi niya. Believe in the word of God. Amen? Sumampalataya ka sa salita ng Diyos. Hindi kanya pababayaan. Kahit na magka gutom-gutom ang mga tao sa mundo, pero tayo na naglilingkod sa malapay noon, hindi niya pababayaan. Sabi ni David, ang mga leon magugutom pa raw, pero mga matuwid ay hindi pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Amen? So our duty every day ay lagi tayong umasa sa habag ng Diyos. Kahabagan ng malapay noon. Nagkinahabagan na tayo ng ating malapay noon. Kailangan araw-araw alalahanin natin na yung habag ng Diyos, laging bago yan, bawat umaga. The mercies of the Lord are new every morning. Bagong laging sariwa yan ang kayang awa sa atin. Kaya, araw-araw kang lumapit sa mahal na Panginoon. Ganyan ang paglilingkod sa banal na kasulatan. Araw-araw, kailangan mo lang habag. Araw-araw, kailangan mong tumawag sa mahal na Panginoon. At siyang tiyak na bagay, yung nakilala natin na Diyos nung una hanggang ngayon. Kung kinahabagan tayo noon, hanggang ngayon, nandyan yung habag ng ating mahal na Panginoon. Hindi po yan nawawala. Kahit anong panggugulo ng kaaway, pinag-alinlangan tayo ng kaaway, huwag kang maniwala. Lagi mo lalahanin yung kabagan ng Diyos. Hindi ka pababayaan. Pangako yan ng ating mahal na Panginoon. Sabi naman yun, I love you with an everlasting love. Diba? Everlasting love. Huwag tayo maniwala sa gawa ng bulong na kaaway na wala ka, ganito ka, wala ang mangyayari sa'yo. Do not believe. Lagi kang lumapit sa Kanya sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na mahabagin. Hindi kailanman kaya niya pabayaan ang Kanyang mga tinawag. Pag tinawag ka ng Diyos, hanggang sa dulo, hindi ka pababayaan. Huwag ka lang bumitiw sa Kanya. Lagi ka lang magsumamo araw-araw. Amen? Huwag tayong magpadala sa mga kalungkutan natin. Hindi yan. Lagi tayong umasa sa Kanyang habag. Bawat araw. Dahil ang kanyang habag, laging sariwa. Hindi sa pakiramdam mo. Kahit ang pakiramdam mo, alam mo walang Diyos. Hindi totoo yan. There is really a God.
may Diyos na laging may habag sa atin. Hindi nawawala ang kanyang pag-alala sa atin, ang pagmalasakit sa atin, hindi nawawala, laging sariwa bawat umaga. Kaya, anak ng Diyos, go! Go on! Continue following the Lord. Huwag kang hiwalay sa pagsunod. Kahit ang iba humiwalay, do not separate. Follow the Lord no matter what, no matter what the circumstances around you is. Continue following the Lord. Lagi kang sumunod dahil ang Diyos mo, Diyos na makapangirihan, hindi ka pababayaan. He will never leave us nor forsake us. Habang tayo maawit sa ating mahal na Panginoon. Great is your mercy. Purihin natin minsan ang paa ng ating mahal na Panginoon. Sa awiting ito, ating alalahanin ang puso ng Diyos. Laging may habag sa kanyang mga anak.
pangakong pinakamalo. Yes. Kaya pag-ibig hindi natatapos. For a thousand share. Hallelujah, hallelujah. Magkaisa tayo, minamahal, magpure. Magsisi tayo lahat. Ano mga ating mga pagkukulang. Yes Lord, forgive us. Thousands of God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Jesus! Hallelujah!
Basta nagpupumilit ka, hindi ka mahihain ng ating mahal na Panginoon Jesus. Lumapit ka na may manampalataya. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Kinapatawag ang sambahin. Kinapatawag ang paglingkuran. Pinagpala kami na mahal. Kita mo na yung pagsubok dito. May kahirapan dito. Mayroong Diyos na kaya maglutas ng problema mahal natin. Kaya magbigay ng pampapala sa'yo. Sumampalataya ka sa pangalan ni Jesus. Wala yung posible. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Napakabait ng ating mahal na Panginoon. Bilang tao, may mga kahinaan tayo. Pero, sa oras na nagsusumamo tayo, nandiyan ang kalakasan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Ay, galaw! Ay, galaw, Jesus! Ay, nagagalit ang ating mahal na Panginoon. Despite our shortcomings, hindi na tayo pinababayaan. Pinagpapala niya tayo. Hallelujah! Manalangin tayo. Ano mang kailangan ninyo? Wala mga baguhan. Manalangin tayo. Wala imposible sa mga Panginoon. Kahit kayo nanonood sa mga bahay, ipatong niyo ang kamay ninyo sa inyong mga ulo. Kung mayroon kayo na problema sa katawan, kung mayroon kayo mga pangailangan, itaas mo yung dalawang kamay. Jesus Christ, it's the same yesterday, today, and forever. Kung siya'y nagpapagaling noon, siya'y nagpapala noon, siya'y nagbibigay ng tulong noon, hanggang ngayon, hindi siya nagbabago. Dakilang masalangin sa ng dalayan mga ginagalang, mga pastor, pagpalain, pagalingin ng mga misakit sa hapong ito, mga kapatiran, may mga webcast viewers, pagalingin ng lotas yung mga problema, may kailangan sa mga material kailangan, ikaw magbigay sa kanila. Pagpalain mo sila, malapain, walang posible sa'yo. Ikaw buhay na Diyos. Pagalimang lang mga sakit, in Jesus' name. In the name of Jesus. At aming sinasaway. Aking sinasaway, aming sinasaway, lahat yung nagkaaway. Demonyo ng mga sakit. Mga ubo, sipon. Mga lagnat, cancer, leukemia, diabetes. Aking kainutusan, lumayas ka ngayon din! Anak ng Diyos! In Jesus' name, be healed! Be healed in Jesus' name! Demons of sickness, cast out! Be healed in Jesus' name! Cast out in the sinner of God! In Jesus' name! Mga kahirapan, lumayas ka ngayon din! Anak ng Diyos! In Jesus' name! Problem dissolved! In the name of Jesus! In the name of Jesus! Taas ang kamay, naniniwala na magaling ka na at ang kailangan mong pinansal, binigay na siya. Tas ang kamay, minamahal. Tinanggap mo na. Sampalatayanan mo. In Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Sumigay tayo at tumisi malakas. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Puri natin mga Panginoon. God bless you. Minamahal. Makaupo muna tayo.